Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang nangangarap at isang visionary ay ang isang mapangarapin ay nakapikit at ang isang visionary naman ay nakabukas ang mga mata. Sapagkat ang tunay na pinuno ay may pananaw na nagbibigay inspirasyon sa iba na tulungan silang gawin katotohanan ang bawat natatanaw sa hinaharap. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagsikap umahon mula sa matinding kahirapan, nakipagsapalaran sa ibang bayan at sa murang edad ay natutong maghanap buhay para lang matugunan ang pag-aaral. Kaya't sa panahon ng pamamayagpag ay ganun na lang ang baba ng loob sa mahihirap at nakitaan ng mga katangian ng isang tunay at magaling na pinuno, gayong siya lang ang nakapagsasagawa ng mga proyektong di aakalain panghabang panahon pala ang pakinabang na kanyang natatanaw mula sa malayong hinaharap. Ang kwento ng mga sakripisyo, pamamayagpag at malagim na trahedyang sinapit ni Gobernador Badong Socrates, ang taong nakakita ng kaunlaran ng kanyang bayan sa hinaharap. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang itinuturing na haligi ng lalawigan ng Palawan na si Gobernador Salvador Socrates ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Badong. Siya ay isinilang noong 13 ng Marso taong 1933 mula kina Ginoo at Ginang Francisco Socrates. Siya ay pantatlo sa anim na magkakapatid. Bago pa man magsimula ang kanyang kasaysayan, noong dekada 20, ang tatay ni Badong ay tubong kuyo sa Palawan at dahil sa sobrang kahirapan noon ay napadpad sa Negros Occidental upang magtrabaho bilang sakada sa plantasyon ng tubuhan. Mula sa pinakamababang uri ay nagsikap siya hanggang sa makarating sa posisyong pinagkakatiwalaan ng kumpanyang kanilang pinapasukan. Sa La Carlota City na rin sila nakabuo ng pamilya, kung saan nga ito na rin ang naging lupang sinilangan ni Badong at ng kanyang mga kapatid. Taong 1940 sa kasagsagan ng digmaan, nang magpa siya ang mag-asawa na bumalik na lang sila sa bayan ng Kuyo sa Palawan upang doon na manirahan muli. Sa lugar din na yun, nagsimulang mag-aral si Badong. Nakapagtapos siya ng high school na taglay ang 2 karangalang banggit na siya namang nagbigay daan para sa automatikong pagtanggap mula sa University of the Philippines. Kumuha siya ng liberal arts at kalaunan ay Bachelor of Law. Bagamat nakapasok bilang scholar ng bayan, ang Maynila ay lubhang malayo sa Palawan at ang hirap ng buhay nila dun ay ganun na lamang. Kahit pa kumikita ng maayos ang kanyang tatay, ay hindi pa rin iyon sapat para matugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan sa pag-aaral. Nagpalipat-lipat si Badong ng bahay sa kanyang mga tiyahin sa Maynila at nang lumipat siya sa Santa Rita College kung saan nagtrabaho siya bilang janitor sa paaralang iyon, kapalit ang kanyang pagtira sa paaralan upang magkaroon siya ng matutuluyan sa loob ng huling 3 ng kanyang pag-aaral. Taong 1959, nang makapasa siya sa bar exams at nagpatibay sa kanya bilang maging isang ganap na abogado. Pansamantala siyang namasukan sa isang law office sa Maynila bago nagpa siyang bumalik sa kanyang bayan sa Kuyo sa Palawan upang doon sa kanyang mga kababayan maialay ang kanyang profesyon bilang abogado. Taong 1960 nang ikinasal si Badong kay Elsa San Juan Makalinaw at nagkaroon sila nito ng 2 anak sa magkasunod na taon. 1963 nang lumipat naman sila sa bayan ng Puerto Princesa na siya ring taon ng unang magtangka si Badong na pasukin ang politika. Nauna siyang sumubok bilang vice-gobernador ngunit sawing palad ang inabot matapos siyang matalo sa halalan. Pero na sumunod na eleksyon noong taong 1967 bilang independyente sa posisyon ng gobernador naman ay pinayuko niya ang 3 sa pinakamalalaking pangalan na mula sa pamilya ng mga politiko sa kanilang probinsya. 34 anyos pa lang si Badong na mga panahon na yun na naglagay naman sa kanya sa Luklukan bilang isa sa pinakabatang halal na gobernador. Isang pambihirang pinuno ang tinaglay na katangian ni Gobernador Badong Socrates sapagkat madalas siyang makita sa mga kabahayan sa mga kanayunan na kanyang nasasakupan at nakikipag-inuman lang ng syoktong sa mga tao doon. Iyon ang kanyang paraan para makipag-ugnayan sa kanila
para ipakitang nananatili siyang nasa ibaba at madaling lapitan upang matakbuhan sa kanilang mga pangangailangan. Ganun paman, sa kabila ng maagang tagumpay na ito ni Governor Socrates ay maaga din siyang dinatnan ng trahedya. Dahil isang taon lang sa pagkaluklok sa pwesto ay pumanaw naman ang kanyang may bahay dahil sa breast cancer. 35 anyos pa lang siya nang mabalo at kalaunan ay nakapag-asawang muli ng isang doktora. Dahil sa taglay na katalinuhan ni Governor Badong ay ipinapalagay ng mga scholar na si Governor ay isang planner, isang implementator at isang pioneer sa maraming mga bagay. Dahil nagkaroon siya ng advanced na pananaw sa mga bagay-bagay na maaari nilang makamit sa hinaharap. Nagplano siya hindi sa pangmadalian subalit sa pangmatagalang mga proyekto para sa ikauunlad ng probinsya. Noong taong 1968 nang binuo niya ang 10-year development plan para sa pagpapaunlad ng Palawan at ito ay sa kabila ng walang katiyakan kung siya pa rin ang nasa posisyon na nanunungkulan para sa panahon na yun. Ang ilan sa mga nakapaloob sa plano na yun ay ang pagtatatag niya ng Palawan Economic Development Council o PEDC na siyang naging batayan at halimbawa para magsigayan na rin ng iba pang mga lalawigan sa bansa upang sila ay magkaroon din ng kaparehong programang kagaya nito. Ang PEDC sa kanilang probinsya ay isa sa mga naunang nakatanggap ng tulong mula naman sa mga programa ng USAID. Ang pagtatayo ng Provincial Engineering Office na siyang nagsagawa ng napakaraming mga kalsada patungo sa mga kanayunan. Ang tax mapping program sa Palawan na isa rin sa wawalong naunang nagsagawa nito sa bansa. Ang mga programang pang-agrikultura gaya ng pagpapagawa ng mga irigasyon at farm-to-market road. Ang pagkakaroon ng malinis na tubig na inumin ng mga tao sa kanayunan. At kasama din si Governor Badong Socrates nang maitatag ang sariling Palawan Electric Cooperative o PALECO na siyang naging daan para lumiwanag ang buhay sa probinsya na yun. Nagkaroon siya ng mabuting relasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan na kanyang nasasakupan at sa kanilang pagtutulungan ay nagkaroon nga ng katuparan ang lahat ng proyektong pinapangarap ng gobernador mula sa malayong hinaharap. Dahil sa kagalingan at pagkilala kay Governor Socrates ay nakarating na rin iyon magpasa hanggang kay Pangulong Marcos. Kaya't noong taong 1974 bilang pagbibigay pugay, paniniwala at tiwala ay inappoint niya si Governor Socrates bilang Undersecretary ng Department of Local Government and Community Development o DILGCD. Bilang Undersecretary naman ay nagkaroon siya ng mga special na proyekto mula sa Provincial Development Assistance Program mula sa mga lokal na gobyerno. Ang Barangay Waterworks Program at ang karamihan sa mga proyekto sa Palawan ay ipinatupad niya sa buong bansa na silang nagpatatag ng kani-kanilang mga nasasakupan. Lalong-lalo na nang magawa ng aklat ang kanyang sistema sa pagbubuwis na siyang ginagawang batayan ng napakaraming munisipalidad at syudad sa bansa magpasa hanggang ngayon. Nagkaroon din siya ng napakaraming kritisismo sa kanyang mga programa, lalo na noong pagkatapos ng EDSA Revolution, ngunit ang tagumpay niya ang siyang mismong sumisigaw ng malakas para sa kanya. Si Governor Badong Socrates ay nanungkulan sa posisyon at iba't ibang ahensya ng gobyernong nasyonal ng halos 30 taon mula noong 1967 hanggang 1986 at noong 1992 hanggang taong 2000 kung saan aktibo pa siya nang mangyari ang di inaasahang trahedya. Dahil noong ikalawang araw ng Hulyo ng taon na yun, kung saan si Major General Santiago Madrid ng Western Command na nakabase din sa Palawan, isang Amerikano, si Governor Badong Socrates ay ilan lamang sa 15 mga opisyal ng gobyerno na lulan ng isang eroplano ng Philippine Air Force ang nag-crash sa may bahagi ng Cagayan Silio Sea. Na-recover at nailigtas na mga mangingisda ang foreigner at iba pa, samantalang bangkay na ng matagpuan ng mga rescuer ang general at iba pang pasahero. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat, ang mga labi ni Governor Badong Socrates ay di na muling natagpuan pa at ipinapalagay na siya ay namatay na rin dahil di na siya nagpakita pang muli. Sa pangyayaring iyon sa isang masipag, matalino at tapat na public servant ang nawala sa mga Palawenyo sa isang iglap lang. Ngunit ang kanyang legasiya at mga programang naitatag na patuloy pinayayabong magpasa hanggang ngayon
ang siyang nagpapa-immortal sa kanyang pagkatao, na siyang dahilan kaya hinding-hindi siya nakakalimutan ng kanyang mga nasasakupan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang nangangarap at isang visionary ay ang isang mapangarapin ay nakapikit at ang isang visionary naman ay nakabukas ang mga mata. Sapagkat ang tunay na pinuno ay may pananaw na nagbibigay inspirasyon sa iba na tulungan silang gawing katotohanan ang bawat natatanaw sa hinaharap. Ikaw kaibigan, higit pa sa mga pangarap, ay meron ka rin bang bisyon sa iyong magiging buhay sa hinaharap? Paano mo pinagsisikapan tuparin ang mga ito? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!